Sa isang mapagpalang araw pong muli mga idol, so bali, welcome to my vlog again. Ang ating gagawin po ngayon ay kung paano kabitan ng auto start ang isang positive trigger na starter. Yung unang ginawa po nating video ay negative trigger, so bali ito naman po ay papakita ko sa inyo kung paano kabitan ng positive trigger. So, umpisa na po natin. So yung VCC po ng ating timer delay ay papunta sa accessories wire ng ating motor. Ito naman po ang ating 4-pin relay. Ang number 85 at saka number 30 ay papunta rin po sa accessories wire ng ating motor. So at dahil nga po itong VCC ay papunta rin sa accessories wire ng ating motor, isama na rin po natin dito. At ang negative naman po ang ground nitong ating VCC ay nitong ating timer delay. So bali ang ground nito ay ikakabit natin sa negative ng baterya. So itong common po ng ating timer delay ay ikakabit po natin sa neutral indicator. So bali ito pong normally close ng ating timer delay ay bali lalagyan na po natin ng wire. At ito naman po ay papunta sa 86 ng ating 4-pin relay. Bali yung number 87 ay papunta sa trigger ng starter. Ito pong common ay ikakabit natin sa neutral indicator. Ang kanyang neutral indicator po ay itong green na may lining na red. So dyan po natin ikakabit mga idol. So bali susunod po natin ikabit ay itong accessories wire. Dito natin siya itatap. Accessories wire. Yung aksi ito pong linyang ito ay papunta sa number 30 at 85. Saka ganoon na rin papunta rin po sa VCC ng ating timer delay. So yan po mga idol. So susunod naman po nating ikabit mga idol ay ang kanyang ground. So ito po mga idol, kanyang ground. So bali ito pong wire na to ay kinabit ko na po doon sa papunta sa negative ng kanyang ng baterya ng ating motor. So bali itong normally close ayun nga po papunta sa switch, lalagyan natin ng switch, pero bago po natin lagyan ng switch, testingin po muna natin ikabit dito sa number 86 ng ating timer delay. Okay. Ayan po. So bali ito pong number 87 ng ating timer ng ating 87 ng ating 4-pin relay ay ikakabit natin sa trigger ng ating starter. So bali mga idol, ito po ang kanyang trigger ng starter. So ito pong kulay yellow na may lining na red. Ito po positive po yan mga idol. Yan po ang trigger nya. So dyan po natin ikakabit ang galing sa 87 ng ating relay. Yan po ngayon. Testingin po natin mga idol. So i-neutral po natin siya mga idol. Testingin po natin kung aandar siya. So ito po mga idol. Ayan po. Oh. So bali auto start na po siya. Sakali pong nakakambyo. Ayan po. Mga idol. Kapag sinusi po yan, hindi po yan mag-start. Oh, gaya niya mga idol. Hindi siya nag-start. So bali ito nga po pala. May adyasan ng kung ilang second ang ilang second lang ang kailangang i-adjust para
Kung gaano katagal ang pag-trigger ng starter. Ito pong tansong ito. Ito po ang adyasan kung ilang seconds ang pag-trigger ng ating starter relay. Subali, pag inikot po ninyo ito ng counterclockwise, so bali, pabawas po siya. At kung clockwise naman po, ay padagdag siya ng seconds. So bali, kalimitan po naman, bali, 2 second or 3 second, mag-i-start na ang ating starter. Mag-i-start na ang ating motor. Pag mga 2 or 3 second na ikot ng ating starter motor. Under na po ang ating motor. So, bali, ganyan lang po kasimple mga idol. So, bali yan idol, naikabit na natin ang kanyang mga tangke at saka ang kanyang upuan. So, okay na po siya mga idol. Testingin po uli natin siya. Ayan po, bali, naka-neutral po siya. Susi po natin mga idol. Ayan, mga idol, nag-start po siya. Ayan. Ganyan lang po kasimple mga idol. So, tingnan naman po natin ang diagram para mas madaling masundan ng ating mga kamotorista. So, bali mga idol, ito nga po pala ang diagram ng ating auto start sa positive trigger ang starter relay. So, bali mga idol, ito pong kanyang timer delay. Ang VCC o ang positive ay papunta sa accessories wire. Ito pong VCC niya, accessories wire. Ganon din po ang sa turn number 30 at number 85 ng ating 4-pin relay. So, magkakasama po yan mga idol. Ito po. Ayan, nakakabit sa papunta sa accessories wire. Bali, VCC, 85 at saka number 30 ng 4-pin relay. So, bali, dito naman po tayo sa GND o sa ground ng ating timer delay. Ang ground po ng ating timer delay ay papunta sa baterya, sa negative po ng ating battery. Dito naman po sa normally closed ng ating timer delay ay papunta sa number 86 ng ating 4-pin relay. So, diyan nga po, bago natin paabutin sa number 86, pwede po tayong maglagay ng switch para kung sakaling ayaw natin gamitin ang auto start, hindi siya mag-i-start kung naka-off. So, bali pag ini-on natin ito, yung switch na ilalagay natin dito, doon po siya, mag-i-start po, mag-auto start siya. Ganun po. So, bali ang common naman po ng ating timer delay, ang common ay papunta sa neutral indicator. Yan po mga idol. Para nang sa ganun, kung sakaling naka-neutral lang siya, saka lang siya andar. Kung siya po ay nakakambyo, hindi po siya andar. Ganun po. Bali, yung common ay papunta sa neutral indicator. Yun nga po, normally close ay papunta sa number 86. So, bali, ang number 87 naman po ng ating 4-pin relay, ayan po ang papunta sa ating starter relay. Ganyan po. So, bali, ito po ang positive trigger ng ating starter relay. Ayan po. So, bali mga idol, sana po ay nasundan nyo at naintindihan ninyo itong aking ginawang diagram. Madali lang po sundan to mga idol. Sa mga bago pa lang pong nakapanood dito sa aking video, huwag nyo pong kalilimutang mag-subscribe. At pakishare na rin po at saka huwag nyo rin pong kalilimutang i-hit ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video na atin pang gagawin. Peace.